Good morning, guys. Ayan. Pauwi na tayo. Naglalakad na lang. Kakapagod, ah. Pero sarap sa paramdam na... sarap sa paramdam na pinawisan sa umaga. Ayan. Medyo pawis tayo nung... Hindi na tatakbo masyado pabalik kasi... sakit sa katawan. Ngayon lang ulit. Kasi ngayon kami nawala ng pasok ng Sabado. Pero pag uwi ko may gagawin na ulit. Hey! Good morning! Morning, guys! Mag-exercise na ba kayo? Piling ko talaga magkakabs na ako kasi kakansakit ang katawan ko. Hindi ko alam kung gaano kalayo itong natakbo ko. Pero piling ko ang layo kasi nakarating ako dun sa mga maraming tindahan. Ngayon sa amin nasa dulo. One second walk, may abs na. Oo naman! Hi, Basay! Good morning! See you later! Parang di ko kaya araw-araw mag-exercise. Parang mga ngayayat ako. Sayang naman yung binil ko na malaking abs. Jerwin, hi, Warlin. Naghahanap ako ng ano? Bibili na tubig. Kasi... ganun. Napayat na nga ako pakwan. Tapos ko lang mag-jogging. Pero ang layo pa lang lalakbayin ko. Parang layo nung narating ko. Nataba na nga ako eh. Nasa tamang tao kasi kaya tumataba. Joke. May sapa naman dyan pwede. Grabe naman yung sasapa ako iinom. Ayan. Oh. Parang feeling ko nandun lang ako sa kabundukan sa amin. Nandun sa bundok, sana all maputi at makinis. Maputi lang pero hindi tayo makinis. Parang piling ko mag-ano lang ako ng bakat kalabaw dun sa bundok sa amin. Hi, Jeloy. Hi, Myra. Tinan nyo, ganito lang din dun sa amin eh. Sa bundok, wala lang tulay dun. Kasi puro sapa lang. Puro damo. Mag-jogging ka ba o mag-live-live lang? Haha, bye-bye. Ginagawa ko to for ano lang, para sa post lang, para sa picture, kaya ako nagjajagi. Para may maipost na inaalagaan ko rin yung sarili ko. Kasi wala namang ibang nag-aalaga. Diba? Hi, Mark Angelo. Hello. Magpasting ka. Ayoko naman kasing pumayat. Ayoko nung ano, yung payat yung katawan ko. Ano lang, gusto ko lang, ano yung chunk ko kasi yung malaki. Parang buntis lagi. Yun lang yung ano ko, ayoko nung diet talaga. And hindi ko kaya hindi kumakain. Alam ko ba tamang alaga na? Wala, joke-joke lang yun. Baka maniwala yung tao. Hindi, okay yung mga nag-diet, yung nagpapa-abs talaga. Ako naman, ayoko naman may abs. Mas gusto ko yung ano, hagabol. Hagabol. Para may, ayan po yung tummy ko. Ayun siya. Parang gusto ko lang siya ano, ma-plat. Ito pinaplat ko lang kasi hindi ako humihinga. Pero nakaganan talaga siya. Ang hirap kasi ano, tapos yung damit ko hindi ko na rin masuot. Hindi ka nagsa. Hi, Elvin. Good morning. Hi. Hello. Good morning. Ang dami nanonood ngayon ah. Hi, Lonlon. Pa-shoutout naman dyan sa YouTube channel mo. Hi, Ma'am Jiseon. Okay na ako sa katawan ko, ayoko lang, okay sa akin walang abs. Basta, maliit yung chan ko, tapos masuot ko yung mga damit ko. Pag may abs, wala na finish pa. Pag nagpa-abs ako, edi full package na. Joke lang. Hindi, basta, ayokong mag, may abs nga, may tabs. Oh, may tabs naman ako, hindi ko naman siya tinatanggi. Ayun, laki lang ang dibdib ko. Parang gusto ko mag-bra. Joke lang. Diba? Oh, dami namang ano na walang abs ah. Basta ayoko lang nung sobrang laki yung chan ko. Pero hindi ko masisisi kasi kasalanan ko rin naman. Kasi matakaw tayong kumain. Oo, nagsisit up ako before. Every morning. Nagsisit up ako na mga 50. Para naka 2 weeks yata o mahigit nun. Nagsisit up ako nung winter kasi malamig. Hindi ako pinapawisan nun.
mas gusto ko mag-sit o yung mag-exercise pagka ano, pag winter sa bahay kasi hindi ako pinapawisan. Kasi pag pinapawisan ako, naiirita yung sarili ko. Parang nainit yung ulo ko, hindi ako mapalagay pagka pinapawisan ako. Kasi pawisin talaga yung katawan ko. Basta ayoko ng ano, sobrang pawis ako. Kaya pinakaano ko yun yung summer. Yan, good morning meses. Ayan, nasa kawayan na tayo. Basta ayoko lang ng malaki yung tiyan ko, pero hindi ko mapigil kasi magagaling akong kumain eh. Hilig natin kumain yung rice ko para ako kumakain sa inasal. Ganong kadami siya palagi. Hiram Mill, Cavite. Eto. Lalakadin ko na lang pauwi. Dahil hindi naman tayo sanay mag-exercise. Hindi, lakad na lang. At least, di ba? Nagising na yung dugo natin ngayong umaga. Hindi ko lang kung nasang part na ako. Basta parang malayo-layo pa ako. Kasi yung mga damit ko, sa totoo lang, hindi ko na siya masuot. Nasusuot ko siya, kaya lang, pag tinaas ko yung kamay ko, nalabas na yung ano, yung ayun sa baywang, yung parang taas ng lagay ng belt. Pag inunok ko na yung kamay ko, wala na. Hi Benito, welcome back sa Korea and Mark Silliador. Ayun o, kumusta? Ito, okay naman dito dyan, kumusta sa inyo dyan? And dito ako sa paligid-ligid, naglalakad sa may tabi ng sapa. Marami dyang isda, nangingisda yung mga kasama ko. Hindi ko alam kung anong isda yun, pero pag nangingisda sila, minsan nakaka 20 kilos sila. Sabi nila, 20 kilos yun. Siguro nga kasi ang dami. Ang dami nila. So yun, yung mga bulaklak. Yun. Ngayon lang din kasi tayo nawala ng pasok. Oo, parang nasa Pinas lang naman dito sa Korea. Para feeling ko malapit ako sa ano, GS20, sa tindahan. Diba? Tuyo na ulit yung pawis ko. Wala, nagjagi lang ako papunta doon, tapos lakad na pabalik. Nakakapagod kaya. Baka may tilapia dyan. Hindi ko alam, hindi ko pa na-experience pang isda. Kasi pag nangigisda sila, ang init. Siyempre, sayo naman yung collagen natin, tsaka lock sweat, diba? Baka masunog. Hi, Ate Weng. Hi, Silim. Uy, padala ka naman dito ng leche plan. Yung nasa vlog mo. Hi, Dave. Nakalimutan ko pati si Dave. Yes. Shoutout sa inyong lahat ng nanonood. Mawala rin ba kayong pasok ngayon? Ang sarap. Sarap nung pinawisan tapos yung malamig-lamig na yung bahangin. Ganito yung weather na gusto ko talaga. Ayoko nung sobrang lamig at sobrang init. Pag sobrang lamig, super dry. Tapos, pag sobrang init naman, sobrang lapot na lapot. As in, buong katawan magpapawis. Pinaka umiirita sa akin. Yung parang sumisira ng ano ba yan? Ng mood ko. Kasi basta. Hi po, Sir Gabay. Diba, parang nasa Pilipinas lang tayo, guys. Ayan, diba? Pero sa Pilipinas, ewan ko. Hindi ko pa na-try doon sa Pilipinas yung ganito eh. Kasi sa Pilipinas, di na ako nagja-jogging kasi sa umaga doon, sa bundok. Pagka taga-bukid ka kasi, ang umaga, hindi naman jogging. Ang umaga mo, nasa gubat ka na agad. Nungunga ka ng mga kahoy. Nagpapastol ka ng baka o kaya ng kalabaw. Nasa taniman ka na ng gulay. Doon sa amin sa bundok ay hindi naman uso yung jogging. Wala rin yung mga push-up doon sa amin sa bundok. Ay, ikaw ka naman magbubuhat ka na ng maraming kahoy. Ikaw ka naman maisipan mo pag gayon. Ay, di kikipagod na. Ay, Jerry, Ron. Nakakamiss na yung buhay sa probinsya din. Sa umagang-umaga, igigisigin ka na. Hoy! Gising na at kay mga hoy! Tanghali na. Kaya hindi na ay ingle. Ayan, shout out po kay Yuli Leonor. Ayan, mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Filipina Koreana sa South Korea. Sa bundok pero naka AirPods. Hindi, ngayon lang to. Doon sa amin sa bundok, walang AirPods.
Hi, Francis. Oo, totoo, sa probinsya walang ganto-ganto. Sa probinsya. Nakailang tayo ngayon dito sa abroad kaya nakabili. Pero dun sa abroad, puro bubbles. Bubbles yung tao. Yung malalaking radyo. Square-square yung radyo dun sa amin sa bundok. At pag yung pinatugtog rinig sa buong nayon, talagang lahat ng kapitbahay nagsasayaw. Hi, Galed. Ngayon dun sa amin, kabilaan ay puro speaker na malalaki. Kaya talo-talo na yung tugtog. Bahala ka na kung alin yung gusto mong sayawan. Ngayon ay as-mebe. Siguro yung nakapagtaas na ng sitaw. Kapagtabas na. Yan. Pag uwi ko ng Pilipinas, yung pala ibablog ko yung buhay sa probinsya namin. Kasi doon sa probinsya namin, maganda doon. Sariwa yung hangin, sariwa ang tao. Malayo kami doon sa ano, malayo kami sa syudad, doon sa lugar namin. Kaya tahimik. Kaya yung napunta ako ng kabayanan, ayan. Kala mo eh, unggoy na nakawala sa hawla. Ayan, hello po Ma'am Arlene. Good morning po. And Lopel Gio Charisma. Ayan, diba? Dito na lang tayo kaysa dun sa labas pag lumabas tayo ng kabayanan. Gastos. Eh, pagka dito ka lang sa paligid, ayan, damo yung kakainin mo. Joke lang. Oy, Johnson. Dito pa sa labas. May meeting pa po ako later eh. Pero papaayos muna tayo. So, tinanong ko, gutom na kasi ako. Hindi pala to abs, gutom to, gutom. Oy, Erson. Kumusta? Diba, naging vlog tong ano na to? Minsan na nga lang ako mag-jogging. Nag-TikTok na rin po ako. Nakadalawang take na ako ng TikTok. Visit niya na yung TikTok ko. Ab lang kasi isa lang. Oo, isang malaking ab. Subscribe po kayo sa channel ko. That accent, duh. Wala, ganyan sadya ako magsalita eh. Ewan ko, basta. May boka pa para abot sa kabilang sityuan tugtog. Oo, gayon yun dun sa amin. Dahan-dahan, baka makaapa ka ng pupo ng aso. Hindi, pagka nakakita ako nun, aamoy ko muna. Ayan. Nag-public notice na naman. Dan Joseph Magpanda. Hello, good morning. Ano na namang notice to? Uy, mayro plano oh. Alam nyo ba dati dun sa amin sa bundok, nung bata-bata pa ako? Pag may nakikita ko aeroplano, sino kayang artistan sakay dyan? Sino kayang politiko? Tapos pag may dadaang helicopter, pag may nadaan, di ba, mababa lang yun, yung tapos maingay, dug. Pag nadaan yun, nasigaw kami. Sigaw kami ng erap. Na-experience ba yun? Ewan ko, kami lang mga geologs yung naka-experience dun. Pero pag dun sa amin, may dumadaan talaga helicopter. Lagi sinasabi namin, erap, tapos nagsisigawan kami. Pinapayan? Basta pag kami nadang aeroplano, ayun, nandun siya, yun, nasan ba? Pag may dumaan ng aeroplano, manghang-mangha kami doon. Eh, isa na ako doon, ako yung manghang-mangha sa aeroplano. Ewan kung bakit, basta ako yung natutuwa pag may aeroplano. Tapos yun nga, nakasakay din tayo ng aeroplano. Ayan! Tay ba to? Ayoko ng gayahin. Ang dami mong satsat niya na nahimik. Abay, vlog ko or eh. Kaya ako'y maingay. Ay, Mateo, good morning po. Para naman hindi maboard yung 15,000 viewers. Oh, may aso ba yun? May ganun laki ng aso. Laki ng aso. Baka ako'y kagatinar eh. Natakot bigla. Kalaki ng aso. Kalaki ng aso din eh. Kung baka ako'y kagatin. Huwag natin maingay. Nakakatakot. Nakakatakot yung aso. Laki ng aso. Kakiyo ng aso. Laki ng aso. Balik tayo dun tayo sa kabila dadaan. Takalong aso, patay kagatin. Mahirap na. Baka tayo ikagatin ng aso, ipatay na. Tay mabang-aw.
Tayo na bang away? Aw, 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 aw. Hi, Sir Jun Jun. Hi, Kelvin. Nandun yung asong malaki na doon sa may tulay. Ay, syempre, ayoko na makipagtahulan doon sa aso. Ito yung tayo ba doon sa kabila? Anong aso? Kakatakot yun. Pag ikay nakagat noon, ikay bang aw. Kahit ako yung naka-insurance, ayoko naman makagat ng aso. At ako yung nakagat na dati ng aso. Nakagat ako dati ng aso noong ako yung maliit pa. Kinagat ako ng aking tuta. Binuo ko yung nakagat, ipinahida ng bawang. Tapos nung, ay Christian, taga doon na sa amin. Justin, noong ako yung kinakagat ng aso, ako yung pinakudlitan. Kudlit nga, hindi. May pinainom lang sa aking ano, isang basitong dinukdok na dahon pagkapait-pait. Hindi naman ako naturukan. Baka ito ngayon ginagawa ko, epekto pa nung rabies ko noon. Guha ko yung nakagat ng bata ng ano, ng tuta. Kaya yun, mula nung hindi na kami nag-ano ng aso. Natakot na yung magulang ko, hindi na kami nag-aalaga ng aso. Hanggang ngayon, wala kaming alagang aso. Ako lang nag-iinaso. Hi, JC. San all pogi. Sus, daya lang ng camera. Hi, Insan, Maureen. Layo na pala na rigby. Abalikan ko, walang daan. Ako'y natakot dun sa aso, ikalaki. Yung ano, yung para may lahing aso, ay nandoon, nakabantay. Ay, ditinin ako sa kabila, dadaan. Hanggang ngayon, wala kaming alagang aso sa bahay kasi takot din kami, baka makakagat yung aso. Hindi naman namin babantayin yung aso, di ba? Alam naman, mag-alaga kami ng aso, tapos kami magbabantay sa kanya. Kasi ano, may tindahan din kami. And syempre, anytime, may, baka may bumili, mga bata, makakagat. Hindi kami pa yung magbabayad. Eh, hindi nalang kami nag-alaga ng aso. So yun, kaya walang aso sa bahay namin. Ako lang. Nag-iinaso. Ala, tayo wala nang madaan din eh. Aray, kala yun ang iikutan. Boy, katsaga ng mga nanonood. Nasa 10,000 eh. Kayo'y mag-comment at tayo may mapagkwentuhan. Kanina pa akong daldal ng daldal din eh. Kayo may mga insurance na. Kung wala kayong mga insurance eh, kayo magsabi sa akin. O baka gusto nyo umatin ng financial literacy class. Nagtuturo po ako noon. Mukha lang loko-loko to. Pero may matutunan kayo sa akin sa buhay. I can share you something. Di ba? Pag-usapan naman natin yung buhay-buhay natin. Kaya lang, ito kasi mga viewers natin, pagka nakakarinig na ng ibang topic, naglilib. Ayaw nyo ba matutot mag-aral? Ang sarap kaya mag-aral. Ayaw minsan. Ginagawa ko sa araw-araw. Kahit maghapon ako nakakinig sa online class, ang dami kasi matutunan sa mga financial literacy class. Kasi una, libre siya. Tapos, in all aspect, magagamit mo siya. Lalo sa panahon ngayon, kung may pandemic, kasi minsan yung mga akala nating tama is hindi siya talaga tama, mali siya. Kaya maganda na nag-aaral tayo, meron tayong guidance. Wow. Ikaw na naka-airpods. Mukha ka na, hindi nga. Ano to? Alam mo, may story tong airpods na to. May story to, kuya ko siya nabili. Di ba may lumabas yung... Hi, Eugene. Anong jowa? Walang jowa. Di ba nauso yung ano? Yung dati, yung unang airpod. Yung airpod ni iPhone. Eh, ni Apple. Nalabas si Apple ng earpod. Gusto kong bumili kaya lang hindi siya kaya ng budget ko. Kaya naman kaya lang hindi siya sa priority ko. Then, sabi ko, hindi mo na ako bibili ng earpod kasi for sure, yung unang labas na yun may masusundan pa. Alam mo naman yung Apple. Sunod-sunod paglabas ng mga model ng gamit nila. So diba, after nung AirPod 1 ba yun? Basta yung unang AirPod nila, sumunod yung second generation. So sabi ko, hindi pa rin ako bibili ito. Tiis-tiis muna kasi may headset pa naman ako. Then, ginawa ko, hindi pa ako nakakabili, yung napapagbentahan ko sa Aglo. At ayun, yung mga extra-extra ko, minsan nagbubuk ako ng ticket. Yung mga kinikita ko doon, nagbenta ako ng libro. Yung mga kinikita ko doon pa konti-konti, inipon ko siya. Then nung lumabas yung itong earpod na to, o di ba may pambili ako, hindi
hindi siya naging ano, hindi siya nakabawas sa budget ko monthly. So, basta nabili ko siya, maluwag sa loob ko na binili ko siya kasi galing siya sa ano, other source ko. Hindi siya mabigat sa bulsa. Ano bang may advice mo sa mga kabataan ngayon na mabilis mapol ngayong quarantine? Ah, okay, parang kailangan ko rin ng advice. Joke. Advice para sa mga mabilis mapol, parang kailangan ko din. Sinong pwedeng mag-advise? Hi, Marty. Hi, Kirby. Hi, Friendly. Kumusta? Hi, JJ. Para sa mga kabataan mabilis mapol, eh di, mapol lang tayo. Mapol lang tayo. Hindi naman siya masama. Basta kaya mong i-control yung sarili mo pag na-fault ka na. Kasi ngayong quarantine talaga, marupok ang mga tao kasi wala silang ibang mapagbalingan ng attention. Maybe doon sa mga nag-chat-chat sa kanila, nakakakuha sila ng ano tawag dito? Nagiging komportable. Diba? Kahit sa inyo pa naman, ikaw ba naman yung buryog na buryog, tapos bigla may mag-chat-chat sa inyo ng, hi, good morning, kumain ka na ba? Diba? Ikaw naman, sikilig ka na. Ayun. Wala lang masama. Tamang control lang. Tsaka kung mapopol kayo, mapol lang pag nyo ibigay lahat. Kasi sa huli, pag binigay mo lahat, tapos hindi mo nakuha yung gusto mo, ikaw yung talo. O, control mo lang yung sarili mo. Marupok ako kahit quarantine, ha? Isang high lang tayo. Wow! Isang high lang. Tapos tayo na. Naksama, napakarupok mo naman. Sana ba? Ay, dito na pala ako. So, yun, malapit ako sa company ko. Tatawanan ako nung kasama ko kasi umalis ako ng bahay na hindi pawisan. Bumalik ako, hindi pa rin ako pawisan. Oo, ganun po ako mag-workout. Hindi tayo sa... Kasi tatalon tayo. Ah! Joke lang. Ayan, Jessel Ong. Parang hindi naman... Parang ikaw naman yung nakakaranas ng pagkapol. Basta... Walang masamang mapol kasi feelings mo yan. Ikaw yung may control. Pero kasi yung feelings sa ibang tao, hindi mo siya kontrolado. So, nasa yung big responsibility. How you respond. How you react. Ganun. Kasi yun nga, kabataan ngayon. Ang kabataan nowadays, masyadong marupok. Marupok, marupok. Tapos yung mga kabataan ngayon, alin yung mga kabataan ngayon? Grabe pa ka-status sa Facebook na walang jowa. Hoy, kayo mga kabataan. Tingnan nyo kami mga atit kuya ninyo, ha? Kami umabot ng garneng edad eh hindi namin naranasan yung mga gayaan. Aba, yung mga kabataan ngayon, makapaghugot-hugot sa social media na jowan-jowa na. Bago kayo mag-jowan-jowa, siguraduhin nyo muna may pera kayong inyo. Ha? At yung inyong panload ay hindi nyo hinihingi sa inyong ama't ina. Bago kayo maghanap ng mga jowa, aba, ay data ang ginagamit ninyo. Sino kang bumabayad niyan? Hindi kayang inyong ama't ina. Tapos kayo mga hamit na hamit mga magka-jowa. Ano masas? Mamaya yung iOS 14. Ha? Kayo huwag mga atat mag-jowa at kami tumanda ng garni. Kami naman hindi gay ang makapaghanap ng jowa. Ay, paano walang social media noon? Kaya gayon. Pero grabe kayo mga kabataan, ha? Grabe. Sobrang ano na ngayon ng mundo. Sobrang loud ng mga kabataan pagdating sa puppy love. Ako yung mga gayang-gayang pag-ibig ililipas pa iyan. Akala nyo na ang iyan, na. Marami pa kayong matutuklasan sa buhay. Hindi porket guwapo at maganda yung tao, eh gusto niyo na agad. Tandaan ninyo, ang magandang mukha, magandang katawan, yan ay malilipas pagdating ng panahon. Yung mga na hindi niyo may babayad sa Meralco, sa tubig, sa bahay. Ang hanapin ninyo ay yung may ginagawa sa buhay, yung nagsisikap, nagtatrabaho. Huwag yung gayon, ako.
pa yung kawawa pagdating ng araw, ewan ko nila ako maibayad yung mga itsurang iyan. Di ka? Ngayon ang kabataan eh, takot ng pawisan. Hindi nga naglalaro ng chicho. Alam niyo kayong chicho? Yung nagtatakbuhan, naghahulihan, yung chicho. Yung chicho tsaka lungsong baka. Ayaw, wala na ako nakikita ngayon. O, pauwi na nga ako. Ah, yung iOS 14, hindi ko pa siya na-update yung phone ko. Hanggang hindi pa ako naka-iOS 14. Ay, hindi naman ako atat i-update yung phone ko sa iOS 14. Hinihintay ko lang ilagay yung cellphone ko. Kung kailan siya magpa-update. Ay, Kuya Gary, preach dyan. Parang nanay ang aga. Kasi yung mga kabataan na agang-aga din naman. Oh, 15,000 tayo ah. Kaya nga kami nagsisipa lang. Pwede nang sunigan. Para ayoko pa makarating ng bahay, ikot tayo dito. Dahil ako ng mini-stop. Ay, ano ba? Mini-stop nga. Oh, yung mini-stop. May bibilhin ako. O, di ka? Mga kabataan ngayon, nakala may makaubusan ng iibigin eh. Kababata pa. Yung iba nga yata wala pang regla eh. Nagkaano na sa Facebook. Kikigil ako sa inyo. Hindi ko rin naman masisisi. Tayo na may dumaan din sa gayo. Di ka? Eh, sino ka naman hindi dumaan sa mga pag-ibig na nalalamang eh. Eh, ngayon lang talaga ay naging modernized, naging teki na yung mga kabataan. Kaya lahat pinupusa sa social media, unlike that na love letter. Sino sa inyo nakaranas ano magsulat ng love letter? Ako yung lagi dati nakaka-receive ng love letter. Lagi bibigay sa akin ng aking mga jowa. Ako naman dati nagka-jowa din. Pag ako'y nauwi sa bahay, lagi may sulat. Mahal na mahal kita. Awesome! Kala mo. Kasi nilalabhan ang ina yung akin. Yung sa polo, may sulat minsan, saka sa bag. Nakikita ng nanay ko na may love letter. Ikaw ay ibibida sa mga kahanggan. Ano kayo yung mga nanay ninyo? Kung may nakikita ang iba sa ibibida sa kahanggan. Naku, si ano yung nakita ko yung kayo? Nakakamiss mga gayong buhay dati. Sulat sa upuan. Ay, mga gayon. Mga gayon lang dati yung mga harutan nung panahon. Ngayon paano sa social media yung mga jowa-jowa, flex-flex. Mga pag-gayon. Hindi namin naranasan yun. Kasi nung kabataan namin. Hanggang ngayon ang bata naman. Panahon namin gayon lang. Boy, ngayon matindi na talaga ang kabataan. Hindi mo maano eh. Dati ano eh, yung pagandahan ng glitter sa ano, yung sulat. Ngayon yung pagandahan ng caption sa Facebook. Glenn Ace, Prince, Sir Prince. Diga? Oo, sabihin niyo kung tama ako. Noon yung pagandahan ng lettering. Pagandahan ng papel. At pag maganda ang iyong papel, abay, ayos na love letter mo. Uy, table. Parang kailangan ko ng table sa bahay. Okay, ito. Ang ganda ng table. Iuwi ko ba ito? Nakita tayo ng table. Parang okay ito doon sa kwarto ko. Kaso, bigat naman ito. Ala, bigat. Nakita ng table. Uwi ko sa ano, kaso, huwag na. Eh, hirap buhati doon. Hindi naman ako nagja-jogging eh. Naglalakad na nga lang ako eh. Yan. Nasa gubata na naman tayo. Aba, buti tari tinabsan ah. Pari kagubat eh oh. Bagong tabas na. O di ayos nga naman daanan. Ay, nakakatuwa din eh. Dito kasi ano. Yan, nililinis sila yung mga daan. Para madaanan ng maayos sa mga tao. Diyan sa atin, naku po, pauyuhuhan. Pahirap ang tabsan ng daan. Yung sa mga bukid, sa amin doon sa amin sa bukid. Eh, pinapatabsan pa ng barangay para mahawan. At doon eh, puro damo. O yung mga stationary pa. May amoy, yung mabango, naku po. Pagka may gayong kamahal naman doon saan eh, sa Sun Life. Yung Sun Life yung bilihan ng mga papel. Oo, ngayon ipapugi ang pagandahan.
Huwag kayong mahulog sa gayon. Pagdating ng araw, hindi may babayad sa bills. Marap kayo ng taong nagsisikap sa buhay. Huwag yung puro pakyot. Pag puro pakyot ako, ewan ko sa inyo. Hi, Harry Perez. Yan, vlogger from Chaong. Tama ba? Oo, bili po kayo sa kanya ng ala kay Sir Harry. Girlie Tabera. Ay, Ate Girlie. Kumusta dyan sa Nidec? O, kita nyo, alas 10 na. May meeting ako, hindi na natuloy. Ewan ko lang ako, kausapin pa ako mamaya. May schedule ako ng 10 a.m. na online meeting. Pero piling ko din siya matutuloy kasi pauwi pa lang. And, at ikaw, maintindihan naman niya kasi nanonood siya ng live ko ngayon. Dun sa ka-meeting ko, oh, dito na natin gawin. Kay Jomar, malabanan na lang tayo. Yes, sa akin na lang kayo lahat. Joke! Wag po sa akin. Maraming tao na deserve nyo. Hi, Judy! Good morning! Good morning sa maganda kong friend na si Judy. Ayan, sa mga wala pong jowa, i-chat nyo po si Judy kasi si Judy ay wala rin jowa. Minsan wala, minsan meron. Nakaka-press dito sa ano? Ang press yung pakaramdam kasi puro puno. Nasaan tahimik lang. Ako lang yung maingay. Diba? Tuyon-tuyo na yung lalamunan ko kasi kanina pa ako nagdadaldal sa inyo. Hindi na ba kayo mga nagko-comment? Mag-comment kasi kayo para may pag-usapan tayo. Alam nyo ba? Ayan. Tanong ko lang naman kung alam nyo. Kung hindi nyo alam, okay lang din. Baka hindi ko rin naman alam. Anong good sa morning? Eh, di ba't morning sa'yo? Ayan o. Diba? Oo. Oo, nako naman o. Kapres eh. Kapres ng paligid. Hi Jason Rubio, good morning sa isa pang press ng Korea. Hindi tayo sa gubat. Yung napaka-press dito o. Ang daming puno. Uy, ako lang ba hindi fresh? Hindi ba ako fresh? Woke up like this to, oh. Walang halong kemikal. Linux naman. Hindi ba? Ayan, so kita nyo open pores ko, di ba? Kung yung nakikita nyo sa picture, hindi yung ganun sa personal, okay? Hindi lang na nakikita nyo social media, totoo. Hindi lahat makinis. Nasa camera lang yan, tsaka sa filter. So maglip. Bukat eh. Tatawid tayo ng... Ano ba bibili ko 7-Eleven? Para pag uwi ko ng bahay, kakain ka lang. Oh. Lost in the woods. Nawala sa kapunuan. Nakalabas na tayo ng ano? Nakalabas na tayo ng Encantadia. Galing pala tayo ng Encantadia, ano? Encantadia pala yun, gubatan. Ay, ang sarap ang lamig. So, dahil umaga naman, hindi tayo ng kape. So, wala pang nalapat sa chat. So, pre-mine po, pre-mine. Sa mga gusto mag-mine. May nadaan na kasi ako coffee shop, pero hindi ako bibili doon. Ang aga naman, cold coffee. Parang gusto ko yung hot coffee. Kaso magpapalpitit ako. Ay, gatas na naman. Naku, wala nga COVID. Pagbalik ko naman, may putsipo na naman ako. Hindi ako i-check up na naman. Visiting. Tanda mo ba nung pumunta ako dyan? Pumunta ako dyan pagbalik ko. Diretso ako sa hospital kasi may putsipo na ako. Kasi nagdrama ka sa labas. Tinamay mo pa ako. Ay. Ikaw, Hana. Hindi. Hindi. Di ba? Wala rin yung exercise ko. Kakain din tayo. Wala rin yung exercise natin. Di ba? Kakain. Kakain na ulit eh. Tayo na yung tinakbo ko. Oh,
gusto mo. Di ba, apat na line na nuno. Tapay mo yung tayo sa labas, kakain. May ganito rin sa amin eh. Sa Pinas. Ito rin yung kapatid. Hindi tayo sa labas. Hey Jason, kumusta? Dito tayo. Yan. Tayo sa labas ng mini stop. O diba, bali wala lang yung pagja-jogging natin kasi hindi tayo kakain na. So, pag nagkakape kasi ako, nagpapalpitate ako. Yung nagpapalpitate. Kaya tayo sa ano. Strawberry pala to. Ito, banana. Sarap. Bumili ako ng chicken. Tinan mo to. Super dry. Sarap din. Ito, chicken na by harina. Puro harina. Kumain na ba kayo? Hi, Catherine. Maranyo. Tingin nyo, nabawasan kaya yung tabako? Parang hindi ano. Parang hindi nabawasan yung tabako kasi kumain na ulit ako yun. Parang wala nabawas. Nagpawis lang ako. Oo, oh, yun ang problem dyan. Nasa Laguna ka na ba ulit? Sa Nidi ka pa rin nagtatrabaho ngayon? Eric Richard, natibidad na nalili. Oh, di ba sabi ko sa inyo, payat ako eh. Very good yung comment mo. Oh, payat naman ako. Yan lang mga nagsasabi na mataba na ako. Payat-payat mo nga eh. Yan. Thank you, Sir Eric. Na-appreciate mo yung slim body. Hi, Bo Gonzales. Ay, opo, kuya, gulog na ulit ha. All for dreams pa din kung saan. Mukha minyo. Mag-iingat lagi dyan sa trabaho, baka may kipatulog-tulog at puro NG ang inilalabas mo sa machine. Patay ka kay Ma'am Daisy. All for dreams. All for dreams. Nidik yan. Sa Nidik po ako dati nagtrabaho sa electronics. And hanga po ako sa mga nagtatrabaho sa electronics company kasi nakakapagod po talaga sa production. Grabe, grabe po yung... Ay, nako. Sa production, mabaho, maingay, ano pa ba? Delikado din kasi baka masuot ka doon sa mga makina doon. Baka maputulang ka ng kamay. Trabaho kasi ako dun for 9 months. Oh, I think nasa 9 months ako dun.
Masaya magtrabaho doon. Matindi yung mga empleyado doon kasi waterproof. Tsaka kahit anong sakaw na, pasok pa rin sa trabaho. Hindi ako naiiyak pag may NG batikan. Pinaalala kita, Maranyo, nung bago ka pa lang doon sa company. Pero talaga maingay ka na nun, ano? Tapos di ba, Maranyo, ikaw yung ano, yung natatarantahin pag nandiyan na yung QA. Hi, Reggie. Good morning. Di ba? Catherine, pagka nandiyan na yung QA para doon sa mga materials, sa ano pa, parang NG pa. Ay, dali ko yung Jomar, dali, dali. Yung sisigaw ka dun sa linya, di ba? Ikaw yung matarantahin, ganun ka pa rin ba ngayon? Or magaling ka na magpain? Magaling ka na ba magpain sa mga QA? Para hindi mo ko yung NG. Grabe. Pinakamatindi experience ko sa electronics company. Ano? Nag-inom kami hanggang madaling araw. Tapos nakatulog ako sa CR. Ang tagal ko nakatulog sa CR kasi nagising ako break time na. Hamaw, tas ako, kuya, makakabanggaan. Makakabang. Oo, pagka naalala ko talaga nung ano, nung nandiyan ako sa NIDEC. Di ba, bago-bago lang din naman ako nun. Di naman ako ganun katagal sa NIDEC. As in talaga, pag nandiyan yung QA, papadulas ka na. Di ba, ang dulas-dulas din sa hig natin, tapos papaslide ka na lang. Tapos nandiyan ka na sa machine, okay, stop mo muna. Bar load! Ganun. Tag sa mga technician. Tapos mag-aaway kayo ng technician. Sabihin ng technician, hindi naman sira, wala naman diferensya. E dadaan ng QA. Tapos unstable yung makina. Ah. Nidik days. Pero for sure, bihasa ka na talaga kasi tagal mo na dyan din. Kasi higit 3 years na ako dito sa Korea. So nasa 3 years ka na rin sa Nidik. Ang tsaga. Lalo na sina Jelay. Mga ano na dyan. Dyan na kumuna. Dyan na tumanda. Natikaro. Sound ka pa rin ba? Oo naman, naalala ko yung mga damoves na yun. No? Memorable kaya yung mga pagsayaw-sayaw ko dyan sa company. Tanda mo yung minsan sinisigawan ako kasi kumakanta ako. Nakikita ako kung sumasayaw dun sa likod ng makina. Tsaka tanda mo si ano? Yung M-scope natin, yung nakakatulog, si... yung Chubby. Kalimutan ko eh. Yung nakakatulog sa M-scope, yung ganon. Tapos bigla-biglang natutumba. Bigla-bigla nang tutumba sa makina kasi bigla naka-idlip. Kanta ka nga. Ay, hindi ako kakanta ngayon. Ay, Gerardo Dulay Kaido. Ano pangalan nun? Nakakatulog yung... kalimutan yung pangalan eh. Ah, nasa zone B ka na. Layo mo na pala. Ay, zone B pa ako. Sina J... ay, di sina Jelly. Hindi mo na nakakasama. Nakamiss yung Nidic Days. Although kasi naging close ko lang talaga sila nung malapit na rin ako umalis. Kasi nung una, hindi naman ako masyadong ganong ka-close. Nakalimutan ko na din, wala na siya. Ah, nag-resign na din pala siya. Nakalimutan ko yung pangalan niya, basta. Si Tintin, yun, si Tintin, isa pa yun, si Tintin. Si Tintin na napaka-stricto pagdating sa pagsukat-sukat. Tapos si Ate Badet, oh ano, may NG kaya naman palabanan, isort mo to. Sungat-sungat ni Ate Badet. Tapos si Ate Carol to the rescue naman. Oh, kasi malabanan. Ano mo kasi yung ginawa mo? Oh, dito na yan. Oh, ganun. Nalala ko pagka dadating na yung mga QA. Hindi si Ate Badet, si Ate Carol. Sino pa nga ba? Si Ate Girlie. Tapos si Ate Jo. Anyway, puro ka naman sa mga pag-ibig. Nakakasama pa din, syempre, kayo. Oo naman, hindi nakakalimot sa saan nagbula, di ba? Huwag mong kalilimutan yung mga taong kasama mo nung wala ka pa. Nag-israel ka pa lang sa mga pangarap mo. Yung mga
simpleng tao kasi yung mga tao na kasama ko doon sobrang totoo lang. Kaya hindi ko kayo nakakalimutan dyan sa Pilipinas. Kasi napalayo lang ako ng lugar pero yung mga pinagsamahan natin, no, hindi ko nakakalimutan yun. Dahil na puro nakakatawa yun. Kahit nakakapagod yung trabaho natin, masaya. Ano ma-advise mo sa mga tao ko po? I think hindi naman, may mga tao kasi na ano, hindi naman talaga nila gustong mag, ma-fall sa kanila. Minsan kasi may mga taong mahilig lang talaga makipag-usap at ganun talaga sila makisama sa tao. Minsan kasi binibigyan ng meaning ng tao na may something. So, next time, dapat i-confront mo yung tao kasi, di ba, wala na, mali mo, hindi nga, approachable lang siya, hindi niya intention na may ma-fall sa kanya. Di ba? So, minsan hindi naman pa-fall, ano lang, marupok lang. Marupok lang yung isang tao kasi, pero depende kung, case-to-case basis kasi yan eh. May tao na sadyang nagpapa-fall, may tao naman na hindi niya alam na na-fall na sa kanya yung tao. Hi, good morning, Anton. O yan, nag-gym yan sa Anton. Diba? So, don't blame others for your feelings. Sometimes, yes. Pero, sa'yo pa rin yan eh. Ikaw yan. Hi, good morning, Ma'am Jing. And tapos na po tayo ng vlog na ito. Kayo uuwi na. Ano kung nagagawin ko pa? Ay, si Holon, oo. Isa pa yun si Holon. Alam mo si Holon? Nakaklose ko si Holon. Ito na lang din. Kasi si Holon, natatawa rin ako dyan kay Holon. Basta yung kwento-kwento niya pagka nagsusukat niya. Kasi diba ang tangkad-tangkad ni Holon? Grabe nung una nakita ko si Holon, takot ako kay Holon kasi ang tangkad-tangkad niya. Tapos parang masculine siya. Tapos yung ganito rin siya. Marami siyang ano, may ganito rin siya. Nakakamisin si Holon. Kaya nag-miss ko kayo ni Kuya Holon. Lahat ko sa mga son. Kaya di ako bumito na kasi kayo ay pag-push ko nun. Maging na po kung MG ako na. Kasi na ako. Oo naman, ganun naman lagi yung life natin dyan sa Pilipinas. Hindi ko nakakalimutan yung mga nakasama kong tao nun. Sobrang tinay-treasure ko kayo dyan. Kasi, di ba, saya nung pinagsamahan natin. Si Holland ngayon nasa ano na siya, call center eh. Nasa call center na siya. Di ba? Sa Lipa. Si Holland kasi ano yun, maboka kasi si Holland, ano siya, call center. Matalino kasi yun si Holland, kaya na call center. Alam ba, nag-apply din po ako sa call center, kaya lang ano, pagpasok ko pa lang dun sa ano, dapat daw English mo. Pasok kami ng Alorica yung company sa SM Lipa. Pasok namin dun, oh, kailangan pala English po. Hindi naman ako magaling sa English. Bulol-bulol nga ako sa English. Nakakaintindi ako ng English. Pero ewan ko, hindi ako makapag-deliver ng diretso ng English. Kasi nung nag-aaral ko ng English, lagi akong tulog. Anong meron? Wala naman. Sabi ni Harvey Maliari, aba naman, anong aba naman? Hi Robin, ito sa call center. Salamat, next time ulit. Welcome. Hi Akisha. Hi. Hello. Hello sa'yo. Hi Jensen. Hello Over Aquino. Shout out kay Paul John Erpelo na napakayaman bagong renovate yung bahay. Sana all. Tularan po natin siya. Marami nito ginagawa sa buhay. Hi, Choi. Kumusta? Good morning. Good morning pa ba? Hindi ko alam kung anong oras na. Kaya nandito pa ako. Oras na ba? Kanina pa tayo nagla-live. Yes, Choi. Hi, Yuan. Chloe. Ayan. Ayan, uuwi na tayo. Ang katilang ilong ko? May naka... Ano, ayan, tapos na tayo at uwi na tayo. Iuwi ka itong isa para may inumin ako mamaya. Uwi na tayo. And, alam nyo kasi kaya ko lang na experience. After nung nagka-COVID, ngayon lang ulit. And, ngayon lang ulit tayo nakapag-ganito, naka-jogging. Nag-jogging na napunta sa pag-Facebook Live. Feeling ko hindi naman nabawasan yung timpang ko. Kumain pa nga tayo. Ilalaga ko na lang yung saging dun sa bahay.
ata kami saging binili eh, hinog na ngayon. Eh, hindi ko pa naman naluluto. Baka iniilaga ko na laang. Sana all petics. Yaan mo na't ikaw naman eh, maraming pera. Sana all nakapagpagawa na ano. Totoo ba sumasabo pagka nasa may gasoline station? Parang hindi naman. Ako nasa gasoline station. Bakit yung iba'y sumasabog? Baka layo't baka bigla nga sumabog eh. Patay ang aking life. Sayang naman. Ako'y pauwi na ng bahay. Talagang natuyo na ang pawis sa aking katawan. Pero nakakagaan ng pakaramdam yung mapagpawisan ka. Hi Aris. Ang galing mo magano. Ito po si Aris, ano, follow nyo sa, add nyo sa Facebook kasi ang ganda ng mga photos niya, yung mga, basta, gusto ko yung mga shots niya. Paano gusto ko magpa-picture sa kanya pag-uwi ko? Feeling ko magiging fresh ako doon sa mga picture kasi malis yung mga butas-butas ng mukha ko. O diba, yan po yung totoong balat ko. Walang halong... Try mo at malaman natin kung sasabog. Ayoko. Iba. Kaya uuwi pa sa amin. O hindi pa nakapag-ahit eh, kasama pag ako'y nasabugan. Ayan, baka ma-shoot po kayo sa butas ng mukha ko. Ayan, wala pong daya. Yan po yung totoong balat ko. Walang haplas ng kahit na ano. May nakikita niyo sa picture na makinis. Eh, ganun talaga. May pinapahid kasi tayo. Siyempre, nandito tayo sa Korea. Diba? Pag nasa Korea ka, lahat dito, may pinapahid sa mukha para kuminis. Eh, siyempre, nakigaya na rin tayo. May pinapahid po ako sa mukha. Ayun yung ano. Yung didistick ng front row. Yes, promotion. Pero bumili naman kayo, hindi. Wala naman akong pake. Pero mas maganda kung bibili kayo, i-try nyo siya. Yung product namin na didistick kasi yun lang po yung ginagamit ko sa mukha kaya sa picture napaka parang minsan ang kinis ko doon. Didistick lang po. Yung stick siya. Spahid mo lang. Ito yung ginagamit ko sa mukha pag umaalis ako ng bahay kasi feeling ko talaga ang fresh ko pagka may ilagay ako na. Ano siya, made in Korea din. Kaya maganda siya. Alam mo na, formulated siya dito. Yung sa weather ng Korea. Kasi sa Korea, may init, malamig, ganun. Tropical country din. Kaya ganun yung cosmetic. Mga cosmetics nila. Lab na sa company namin. And ayun. Next na vlog na gagawin ko. Magagawa naman ako ng ano, house tour. Oo, pinapractice ko yung kadaldalang ko, Dave, kasi vlogger na tayo. Welcome to my YouTube channel. Don't forget, uy guys, mag-subscribe naman kayo sa channel ko. Dun sa Jomer Malabanan Vlog. Walang ganun kakakwenta-kwenta yung mga videos ko dun. Pero, for sure, matatawa naman kayo kahit pa paano. Baka may matutunan din kayo, di ba? I-share nyo naman. Uy, puro react. Hindi maaarigang react na lang kayo na react sa mga posts ko. Hindi mo kayo nagsusubscribe. Okay, mag-subscribe yan tayo magkapakinabangan. Pag naayos hindi kita pare-parehas. Kukunin ko yung aking tech bill. Nandinin na yata. Trabaho yung mga kasama ko. Ako yung palive-live. Sila may sahod ako wala. Nga. Hindi sila tatrabaho. Pero mamaya bababa ako para sa lunch break. Makikikain. Hindi na yata yung tech bill. Yeah, sayo. Take me, what's there? Ayan, dito na yung take me. Iba pa pala ito. Ay, it's there. Okay, guys. Ibatin na yung take me natin. Ayan siya. Ano, isang buwan ko ito bago dumating. Hulaan nyo kung anong laman. Wala man lamang pa-box eh. Ano ko naman, Ari? Sabagay, mumurahin, Ari. Kaya, Ari, walang box. Okay. You'll get what you pay. Ano? Ang tawag doon? Basta English.
kung ano daw binayaran mo, hindi yun ang makukuha mo. May diyari natanggap ko. Mamura, hindi mura lang din. Walang box. Ay siya, hindi na sa bahay. Salamat sa inyong pag-aksay ng oras. Ano pang ulam? Ay, wala palang tao. Siya, hindi na sa amin. Ako eh, nakauwi din. Hindi naman pinagpawisan. Wala yung kasama ko. Wala yung kasama ko din sa bahay. Bay, magaling naman. Pero alam nyo, ang nakakatawa din eh. Ang init! Ako yung nagpapawis, pero yung kasama ko yung nangangamoy. Sama. Sama na ugali, ano. O siya, sige na. Yun na, hi! Happy for you kasi na-meet mo na si tatay mo. Kasi na-enjoy mo yung moment. Congratulations sa'yo at sa pamilya mo. And yun. Love, love, love lang. Thank you and God bless po. And salamat sa lahat ng nanood mula kanina. Anong oras na ba? Parang tagal ng live natin na to. And bye-bye guys. Enjoy ang weekend. And ayun, kakain na muna tayo. Wala ulit yung ano natin. Yung... Baliwala yung tinakbo kasi kakain ulit ako. Bye-bye. Thank you guys. Hanggang sa ulitin. Bye-bye. God bless. Ulit. Paulit-ulit. God. Bye-bye.